Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating na ang gabing ibubulgar na ni Dr. Jill sa mga magulang ni Lexi ang relasyon nito sa asawang si David. Paalis na sila ng bahay at sakto ding dumating si Grace kasama ang anak nitong si Mika. Nagulat si David nang makita si Grace sa kanila at sinabi ni Dr. Jill sa kanya na nakisuyo ito muna para masamahan si Gio. Umalis na ng bahay ang mag-asawa na hindi sinasabi ni Dr. Jill kay David kung saan sila banda pupunta. Habang nagmamaneho si Dr. Jill ay tinatanong ito ni David kung saan sila kakain at kung napuntahan na ba niya ang patutunguhan nila ngayon. Sinagot ito ng asawa na sorpresa ito at dagdag pa niya na hindi ito sigurado kung napuntahan niya na ba iyon dahil sa bagong tayo ito. Dati naman gustong gusto mo na sinusurpresa kita. Sagot ni Dr. Jill sa asawa dahil sinabihan siya nito na bakit ito pabigla-biglang magsurpresa. Nagulat si David nang sinabi ni Dr. Jill sa gwardiya ng subdivision na papunta sila kay Natalia Lucero. Sinabi din ni David kay Dr. Jill na bakit hindi nito sinabing doon sila papunta. Pinariwanag ni Dr. Jill sa asawa na nag-imbita si Mrs. Lucero ng hapunan at tinanong ito si David na bakit parang ayaw nito. Sinagot ni David na baka mag-isip si Mr. Lucero na dahil may problema ito sa proyekto ay dinadaan na lang sa pagkakaibigan-kaibigan. Hindi nakatanggi si David na hindi pumasok sa bahay ng mga Lucero dahil nakita na ito ng pamilyang Lucero sa labas na sakto ding kararating lang. Sobrang tensyonado si David na halos hindi ito bababa ng sasakyan kaya si Dr. Jill na lang ang nagbukas ng pinto ng sasakyan nito para bumaba. Habang nasa labas sila ng bahay at nagkamabatian, ay inabot ni Dr. Jill kay Mr. Lucero ang dala nitong cake na tinanong siya nito kung anong okasyon at bakit sila nadalaw. Sinagot ito ni Dr. Jill na inimbitahan sila ni Mrs. Lucero na kumain ng hapunan. At sumabat naman si Mrs. Lucero na ang ibig sabihin nito ay sa susunod pa na Webes gaganapin. Natuloy pa rin sila dahil si Mr. Lucero na mismo ang nagyaya sa kanila na pumasok at sumabay sa hapunan nila. Sinabi ni Mr. Lucero sa kanila na dahil sila ang kauna-unahang panauhin sa bagong bahay nila ay ibibida nito ang bagong mga kasangkapan nila. Niyaya ni Mr. Lucero ang mag-asawa na umakyat sa pangalawang palapag ng bahay nila at isa sa ibinida nito ay ang isang iskultura na galing pa ito sa kanyang ama at ibinigay ito sa kanyang nag-iisang anak. Ikinuwento ni Mr. Lucero na napakamahalaga ito sa kanya dahil inubos ng ama ang perang naipon nito para lang magawa ang iskulturang iyon. Matapos ikwento ni Mr. Lucero ay nagpaalam ito sa kanila na may ihahanda lang muna ito para sa salusalo nila. Nang umalis na si Mr. Lucero ay sinabi ni David sa asawa na sa sunod nitong gawin ay magsabi muna ito sa kanya at huwag pabigla-bigla. Dahil sa nalaman ni Dr. Jill na ang iskulturang ito ay kay Lexi at mahalaga ito sa kanya ay sinadya nitong bitawan para mabasag. Nang makarinig si Lexi na may nabasag ay lumabas ito sa kanyang silid at hindi nito inaasahan na si David at si Dr. Jill ang makikita. Tinanong niya ang mag-asawa kung ano ang nangyayari. Dali-daling dinadampot ni Lexi sa sahig ang iskultura dahil mahalaga ito sa kanya at tinulungan naman siya ni David. Maya-maya ay umakyat si Mr. Lucero para tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi ito nakaimik nang makita ang anak na dinadampot ang pira-pirasong iskultura sa sahig. Humingi ng sorry si Dr. Jill kay Mr. Lucero at ipinaliwanag nito na humahanga lang siya sa iskultura. At hinawakan niya ito at hindi sadyang mabitawan dahil nadulas ito sa kanyang kamay. Sinabi ni Mr. Lucero na aksidente lang ang nangyari at niyaya niya na ang mag-asawa pati na rin ang anak na kumain na sa baba. Sa tingin niyo guys, ano kaya ang susunod na gagawing gante ni Dr. Jill kay Lexi? Sundan lang natin dito sa The Broken Marriage Vow. Salamat!